Overcoming adversities is both rewarding and challenging. 1 Samuel chapter 17, verse 26, letter A says, David asked the man standing near him, "What will be done for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel?" Nagtanong si David. Sabi niya, ano ang gagawin sa taong makapapatay sa Pilistinong ito at aalisin ang kahihiyan sa Israel? Biruin po ninyo eh, no? Nung marinig na may nagahamon sa Israel at kinukutsa ang Israel, nagpagting ang tenga ni David. Sabi niya, sino itong damuhong itong nangahamon? Alam niyo, sa buhay natin may mga higanting inahamon tayo. Hindi ka inahamon para pahiya ka lang, inahamon para ilugmok ang iyong buhay. Pero kapag ikaw ay tipo ng isang taong katulad ka ni David, sabihin, pag nagpapagting yung tenga mo, sino itong naghahamon sa akin na to? At kaagad-agad, sasabi ganun, masasabi mo, kapag may naghamon, siguro na doon may premyo. Amen. May reward. Kaya sabi ni David, ano ang mapapala ko kung tatalunin ko ang problemang ito? Sino nakakalam na anumang problema pagdaanan mo, pag napagtagumpayan mo, you become a better person. You become a more wiser person. And you become more stronger person. And your life becomes more valuable. Why? Because you can say something to people at sabihin mo sa kanila, napagdaanan ko na yan, napagtagumpayan ko. Amen. Bakit? Kasi nga, meron ka ng karanasan. So si David, ang sabi niya, ano ang gagawin sa tao kapag ka napagtagumpayan niya ito? So, meron pong nagsabi. Ang sabi po ng reward ay nasa susunod na page. Ito ho yung reward sa verse 25. Now the Israelites had been saying, "Do you see how this man keeps coming out? He comes out to defy Israel. The king will give great wealth." Sabi mo sa katabi, aha. Si nakakalam na kapag pala natutunan mong i-overcome ang circumstance sa buhay, may reward. Merong great wealth. Alam nyo, minsan nagbabasa ako ng Facebook, meron akong na-discover na nabasa ngayon. Isang kabataang, ang sabing ganoon, parang na-discover niya ang sagot sa diabetes mula sa... O nagbabasa din kayo, di ba? Actually, sa Philippine Star, nandun din sa Philippine Star yan. Ano? Kasi hanggat maaari lang, kahit na nagbabasa na tayo ng mga news, minsan pag napapadaan ako sa mga fast food, umihingi ako ng dyaryo para makapagbasa din kung ano yung current events. Kaya nangangailangang inform ako. So itong kabataan ito, ano, sa tingin po ninyo, ano, meron siyang na-solve na adversity, yung problema ng diabetes o yung mataas na blood sugar. Pag ito'y na-solve niya, meron bang great reward? Meron. Pwede siyang bigyan ng Nobel Prize because of discovering a new kind of medicine na makikita mo lang sa Pilipinas. At nasa likod lang ng bahay mo. So there is great wealth. Sabing ganun, the king will give great wealth to the man who kills him. He will also give him his daughter in marriage. Makakapag-asawa pa ng prinsesa. And will exempt his family from taxes in Israel. Kadami-daming reward. May price. Adversity has two different side effects on people. First, a mental scars and weakness on those who have not learned to overcome it. Kapag ka ikaw ay naging biktima, nagkakaroon ka ng trauma, nagkakaroon ng mental scars, may parating na problema pa lang, nagbaback down ka na. Bakit? Kasi nga, naging weak ka. Yun ang isang effect, side effect ng adversities. If you have not learned it, if you have not overcome it, if you have not mastered it, it will leave a mental scars and weakness in your life. On the other hand, ang isang side effect ng overcoming adversities is that
It will make you a better person. It will make you an experienced person. It will make you a master. At pwede ka nang mag-mentor sa buhay ng iba. Bakit? Meron kang karanasan sa buhay. At dalawa yung effect. It's either on the negative or the positive. Me, I choose to be on the positive. Sa buhay na ito, kung ikaw ay primary leader, makakatikim ho kayo ng palaging pagtutulak para marating ninyo yung inyong ultimatum sa buhay. Sapagkat alam ko lahat tayo, hindi pa natin na-develop yung potentials natin. Marami pa tayong kakayahan na dapat i-mold ng Panginoon. Kaya lang minsan, we are not willing to undergo circumstances to make us better. Kasi minsan ang lagi natin sinasabi ay, napakahirap naman yan, di ko yata kaya. Agad tayong bumibigay, wala pa man. So mga kapatid, lagi nating tandaan, kapag may challenges, lagi nating isaisip, every challenge that I conquer, there is a reward. Secondly, it just challenges me. Alam niyo pa, na na-discover ko lang, pag binasa mo yung Bible, wala kang makikitang word na talagang from the original Bible, wala kang makikitang word na problem. Ang makikita mo, hamon sa buhay. Pampagaling sa buhay. Yun po yung sinasabi ng Biblia.